guys. Sisimulan ko na kung paano i-repair to. So, yung angat na yan, yan ang issue niyan. Ito na isa, iangat ko na rin to para pareho siya maayos. Siyempre, bago yan. Talagay ko muna sa ulma. Yan, ilagay ko na sa ulma. Siyempre, parasin ko muna to. Squid nito guys. Medyo ano. Diyan ko na slice ko niya. Ito hindi pa expired. Ito ang expired. So tatanggalin ko to. Yan, dudurog na. Papalitan ko na lang to. Kung anong pwedeng ilagay. Gaya ng ganyang materials din. So yan, durog na yan. So yan, tignan nyo na lang guys kung anong gagawin ko dito. So ito, kapaklasin ko to. Palitan ko na kung anong matilis pwede dito ipalit. Okay. Oh. Oh. Thank you.
Ayan guys, ang dami, oh, durog na. Nadurog siya. So ngayon, lalagyan ko na lang siya ng slice foam dito. Kung ano yung natanggal sa kanya, hindi babalik ko. Pero ibang ano, mas maganda ilalagay ko. Hindi basta nadudurog at mas makapit pagka pinahira ng adhesive. So ito, lalaban ko muna. Masyado malagkit kasi nga, expire na yung PU. So ayan, lalaban ko muna. Para matanggal yung mga lagkit-lagkit niya. Marumi. Okay guys, labahan ko muna saglit. 2,000 years later. Ayan guys. Nalaban ko. Nalinis ko na. Nalinis ko yung mga malagkit. Yung na-expire na foam o PU. So ngayon, dilinisin ko na yung mga natitira pang spare na adhesive na nakakapit dyan. Kailangan linisin yun eh. So lilinisin ko na. So ayan guys, nalinis ko na. Nalinis ko rin yan. So ang gagawin ko, ang next step naman, yung tinang na-expired na nadurog dito. So papalitan ko yan. Ibang materials. So mas, pero okay naman siya. So kailangan kong gumawa. Ito, nakagawa na nga ako. Yan, para dyan yan, no? Yan. Pag nilagay na natin to, pantay din siya, hindi siya lulubog sa gitna. Kasi pa, mas madikit to pag nilagay ng adhesive. So ayan, gagawin ko pa ulit nung isa. So guys, lilihan ko lang. At medyo malayo yung lihan kasi nandun pa sa likod. Kaya maglilihan muna ako guys. So ayan guys, naliha ko na oh. So para sa siyang meron. Para dito yan oh. Yan. Ito. Diba? Pares na siya. Okay, didikitan natin yan. Tapos, saka ako mamarkingan ito. Markingan ko yan. Ayan dito. Lagyan ko muna marking guys ng marking para alam ko kung saan ko siya didikit.
Yan, pareho nang may marking. May marking na yan. So magpa-first coating na ako. Papayad na ako, guys. Unahin ko muna to. Ayan guys, na-first coating ko na. Patutuyuin ko ulit, gaya ng dati. Ganun ulit ang procedure, 10 to 15 minutes pag natuyo, second coating, and then ligit na. Okay guys, patutuyuin ko lang. So ayan, tuyo na guys. Napahiram ko na to ng first coating at second coating ko na rin. Na second coating na. So napatuyo ko na rin at naikabit ko na rin tong ito. Ikabit ko na rin. Yan. Bali, didikit ko na. Siyempre, gamit pa rin itong heater.
So yan guys, matapos din po natin ang sapatos na to, Air Max. So imbitahan ko po kayo sa aking YouTube channel, Shudonski TV. Pakisubscribe po, like and share. At kung nagustuhan niyo po ang video ng ito, pakicomment na lang po sa ibaba ng video ng ito. At huwag niyo pong kalimutan, pindutin ang notification bell para ma-update po namin kayo sa mga video ko pang ilalabas. Maraming pong salamat.